Magandang araw kaibigan, isang kwento ng pag-ibig ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak na magbibigay kilig at hahaplo sa inyong mga puso. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago pa lang kayo sa aking channel ay pakiclick ng subscribe button, gayon din ang bell icon para palagi po kayong updated sa padating pa na upload. Baby Steve Christian, yun ang pangalan? Sure ka na roon? Ayaw mo talaga ng Clyde? Out! Utos ko rito. Saktong pumasok ang nurse para i-check si Marinel na tulog pa rin. Saka ito mabilis ding lumabas. Kung gaano kabilis lumabas ang nurse, ganoon din kabilis si Clyde na sumunod dito. Naiwan akong na kay Baby Steve ang tingin. Iyon ang gustong pangalan ni Marinel sa anak namin. Napakagwapo ng baby boy ko. Manang-mana sa akin. Brent? Tawag ni Marinel na paos ang tinig. Mukhang nag-concert sa delivery room ang isang ito. Maingat akong lumapit dito at excited na ipinakita ang sanggol na karga ko rito. Hi baby! Ani ko rito at maingat na inihiga sa tabi nito si Baby Steve. Kamukha mo siya. Iyon agad ang unang nasambit ni Marinel na makita nito ang sanggol nang maiayos ko ng lapag sa tabi nito. Pansin ko ang lumarawan na takot sa mukha nito na napalitan ng saya saka muling gumuhit ang takot doon. Of course, pogi no? Ani ko rito. Naluluhang tumango ito saka hinaplos ko ang pisngi ni Marinel. I know na may bad effect pa rin dito ang nangyari sa first baby namin pero hindi ko susukuan ang babaeng ito. Sobrang mahal na mahal ko ito. Maayos na ang lahat, Marinel. Magiging ligtas na tayo malayo kay Arturo. Wala ka nang dapat ikatakot dahil malaya na tayong dalawa. Ani ko rito. Thank you. Dahil sa'yo, malaya na tayong dalawa. Ligtas din ang baby Steve natin. I'm so grateful to have you, Brent. Gagawin kong lahat para mas maging the best sa'yo at sa anak natin. Alam kong binalot ng takot at trauma ang isip at puso mo. Pero tutulungan kita. Magkasama nating haharapin ang anumang pagsubok. Hahanap tayo ng mahusay na doktor upang matulungan tayo na mapagaling ang pakiramdam mo. Sorry kung naduwag akong aminin sa inyong lahat ang pinagdaraanan ko. Sorry kasi akala ko ang pananahimik ko ang solusyon para maging ligtas kayo. Alam ko kung gaano kalupit ni Arturo. Naranasan ko first hand kung gaano siya kasama. Kaya itinikom ko ang bibig ko. Siguro kung naging matapang lang ako simula pa lang, hindi sana nawala yung first baby natin. Hindi sana ako nakidnap. At kasal na siguro tayo ngayon. Maraming siguro. Pero nangyari na. Inisip mo lang yon sa tingin mo ay mas makabubuti sa lahat. Ani ko sa babae na alam kong sinisisi pa rin ang sarili. Kung naging duwag ka man, dahil iyon sa dinanas mo kay Arturo. Kung natakot ka man na lumapit sa amin, dahil iyon ang itinanim ni Arturo sa iyo at sa isipan mo. Puro takot at pagbabanta. Malaya ka na ngayon, Marinel. This time, pwede mo nang ipanatag ang sarili mo. Yung Marinel may version na matapang at palaban, iyon yung kailangan ng anak natin. Kung lalamunin mo sa sistema mo ang takot na yan, baka hindi ka maging masaya. Tumango-tango ito. Kakailanganin talaga namin ang specialist para dito. Masyadong malalim ang sugat sa pagkataon nito. Kakailanganin ko rin ng kaagapay para maging okay si Marinel. Simula ngayon, pangako ko sa inyo ni Baby Steve na magiging matapang na ako. Mas magiging palaban. Wala nang pwedeng manakit sa akin at manakot. Buo ang loob na ani ko rito. Yes, baby. Gagamitin ko kayong lakas para magawa kong ibangon ang sarili ko. Kayo ni baby ang magiging inspirasyon ko para mabuo ulit ako. Tama yan. Ani ko rito na hinalikan ang noon nito. Gawin mong strength ang family natin. Huwag kang magpapatalo sa lungkot at sakit. Lalabanan natin yan. Tumango-tango ito at si Baby Steve ang pinagtuunan ng pansin.
Promise ni Mami sa'yo, anak. Hindi na siya magiging duwag. Hindi na siya magiging mahina pa. Mahal kita, baby ko. Ani nito sa aming anak. Mahal na mahal ko kayo ng daddy mo. Mahal din kita, Marinel. Akala ko, hindi na kita makikita pa. Noong nawala ka sa akin, akala ko'y tuluyan ko ng ikakabagsak iyon. Pero binigyan ako ng pag-asa ng mga kaibigan ko at ng pamilya mo. Sila yung tumulong sa akin na bumangon para alamin ang totoo. Marinel, masyado tayong blessed ni God kasi hindi niya tayo pinabayaan. Kaya marami tayong dapat ipagpasalamat sa kanya. Tugon ito. Tama ka dyan. Siguro, kapag ready ka na rin, ituloy natin ang kasal. Ani ko rito. Oo naman. Si Arturo lang naman ang pumigil sa kasal natin. Mutual naman na ang desisyon natin sa kasal na iyon. Papakasalan kita, kulot. Oh God, ang sarap marinig niyan, baby. Ani ko rito. Namuling niyo ko nito at hinalikan ito sa noo. Masarap marinig na ang babaeng mahal na mahal ko ay gusto kong maging asawa. Hindi lang asawa. Gusto rin kita maging bedwarmer, sperm donor, sugar daddy, at marami pang iba. Malakas ang natawa sa sinabi nito. Siguro nga may mga bagay na kailangan naming pagdaanan para makarating kami sa punto ng buhay namin na ito. Kailangan lang namin magtiwala sa nararamdaman namin sa panahon na maging tama ang lahat sa plan ni God para sa aming dalawa. Hindi madali ang lahat pero worth it. Sobrang worth it. Dahan-dahan, ani ni Brent sa akin. Todo alali ito sa pagbaba ko ng sasakyan. Si Mami ang may buhat sa baby Steve namin at siyang nagpasok na rin dito sa loob ng mansyon. Thank you. Mahinang ani ko rito. Pakiramdam ko'y pagod na pagod pa rin ako. Pero dahil nandito ito at pinararamdam na pwede ko siyang sandalan, ay panatag ang loob ko. Nang makapasok kami sa loob, ay iginiya ko nito paupo sa couch. Maingay ang mga kasama namin ngayon dito sa mansyon. Lahat ay giliw na makita ang anak namin. Parang kailan lang, takot ako na baka madama ito sa galit ng demonyong iyon. Pero heto kami ngayon. Panatag na panatag ang dibdib na ayos ng lahat. Kinumpirma na sa akin ni Ella na wala ng Arturo na manggugulo sa family ko, lalo na kay Marinel. Sinulyapan ko si Marinel. Titig na titig ito sa sanggol na pinagkakaguluhan ng mga bisita namin. Nangingilid ang luha nito. Nasa ekspresyon ng kanyang mukha ang takot. Marinel? Pukaw ko sa atensyon nito. Maigpit kong hinawakan ang kanyang kamay at bahagyang pinisil. Nang tumingin ito sa akin ay bahagya itong umiti. Magagalit ka ba sa akin kung ayoko mo nang hawakan si baby? Tanong nito sa akin. Napasinghap ako sa labis na pagkabigla sa sinabi nito. What do you mean? Ani ko rito. May problema ba? Bakit ayaw nitong hawakan ang anak namin sa baby Steve? Natatakot ako na baka masaktan ko siya. Napayuko ito dahil sa ginawang pag-amin. Hindi mo siya masasaktan. Ikaw na nga yung pinaka-selfless na taong nakilala ko. Lalo naman sa anak natin. Malabong masaktan mo siya. Gusto ko lang makatiyak. Ang dami kong issues sa buhay. Gusto kong magaling na ako para hindi maapektuhan ang anak natin. Napahikbi ito. Bumuntong hininga naman ako at saka tumango. Hindi madali na malapit lang siya. Pero takot na takot akong hawakan. Ilang beses na ba akong umiyak sa harap ni Brent? Ilang beses na ba ako nagpanic attack samantalang tinititigan ko lang naman ang aking anak? Natanong ko pa nga sa mga ito kung bakit nung una kita ko kay Baby Steve ay ayos lang naman. Pero bakit ngayon? Iba na ang epekto sa akin. Baby, maingat itong inilapag ang sanggol sa crib. Tulog na si baby. 2 weeks na simula ng mga anak ako. Imbes na breastfeeding, nagfa-formula ito dahil kahit ang buhatin ito hindi ko magawa. Nangingilid na naman ang luha ko. Nakaupo ako sa beanbag, yakap ang tuhod ko at ang stuffed toy
na kasama sa nakalagay sa stili ni Baby Steve. Marinel? Pukaw nito sa aking atensyon. Lumapit ito at lumuhod sa aking harap. Hey! Pinunasan nito ang luhang bumasa sa pisngi ko. Pumuntong hininga ito. Saka sinapo ang pisngi ko, saka hinalikan ang aking noo. Umiyak siya kanina kasi nagpoop siya. Ani nito na marang hinaplos ang pisngi ko. Akala ko kasi sinubukan ko siyang hawakan. Malungkot ang tinig na ani ko rito. Akala ko kaya siya umiyak kasi dahil ayaw niya sa akin. Tana, you're a great mom. Hindi mo man siya kinakarga. Binabantayan mo naman siya. Binabantayan ko pero hindi ko naman magawang lapitan na tawakan. Mabigat sa loob iyon bilang isang ina. Yung abot kamay mo lang siya, pero wala kang magawa. Akala ko kapag nakauwi na kami, magiging okay na. Pero hindi ko naman magawang maging ina sa kanya. Dahil sarili kong anak, hindi ko man lang magawang alagaan. Marinel, magiging okay rin ang lahat. Mahirap sa simula. Malaki ang naging epekto ng pagkawala sa atin ng first baby natin. Pero magkasama nating haharapin ito, okay? Marahan akong tumango. Niyakap ako nito habang ang titig ko ay nasa sanggol na nasa sa crib. I'm sorry, Baby Steve. Kasi hindi ko magawang maging ina mo ngayon. Araw-araw ko namang sinusubukan, pero kusang humihinto ko dahil sa takot. Hi, baby! Ang cute-cute talaga ng baby ko. Dinig kong ani ni Brent. Isang umaga, mag-iisang buwan na ito. Masasabi ko lang, taba-ching-ching na agad ito. Mabilog kasi't napakaganda ng kutis ni Steve. Pinagmasdan ko ang mag-ama ko. Tiyak na kapag nakita nila ako, ay mapuputol ang bonding time nila. Magiging emosyonal na naman ako. Tapos, maapektuhan na naman ang lalaki. Ayoko naman mangyari yun. Kaya, nakontento akong panoorin na lang sila. Ang pogi mo talaga anak. Ani ni Brent, saka hinaplos ang ulo nito, saka hinawakan ang maliit na kamay. Kamukhang kamukha ka ni Daddy, alam mo ba yun? Pare ko? Bahagya ako napabungisngi sa tawag nito sa anak namin. Love na love ka namin ni mami mo. Wait ka lang ha, magiging okay rin si mami. Mararamdaman mo rin ang yakap niya, ang halik niya. Ani ni Brent, napahawak ako sa dibdib. Tiyak na nasasaktan si Brent para sa anak namin. Kitang kita ko ang pagiging hands on nito kay baby. Tiyak na sa puso nito'y nais nito na buong buong matatanggap na pagmamahal para sa anak nito. Umingit si Baby Steve, saka nagsimulang umiyak. Pero dahil gamay na ni Brent ang pag-aalaga rito, alam agad nito ang gagawin. Samantalang ako, hindi ko man lang alam. Tahimik akong umalis upang bigyan sila ng panahon na makapag-solo. Kinuha kong phone ko at sinubukang tawagan si Mami Sarah. Nung nakaraang araw, ay nabanggit niya may kakilala siyang doktor na pwedeng tumulong sa akin. Gusto ko na rin naman maging ina sa anak ko. Gustong gusto ko na. Kaya nang sagutin ni Mami Sarah ang phone, ay agad kong sinabi rito ang pakay ko. Napatawag ka anak. Malambing ang tinig nito sa akin. Hindi ito nakatira rito sa Sampaguitas Town. Kasama nito ang dalawang kapatid ni Brent sa dating mansyon na mga ito. Ligtas naman ang bumalik doon kaya pumayag na rin si Brent. Mami, pwede po ba ako magpa-schedule ng appointment sa kaibigan niyo? Narinig ko pa na napasinghap ito. Alam kong nagalak itong marinig iyon. Oo naman, I'm so glad na handa ka ng kumonsulta sa kanya. Sige, magpapaset ako ng schedule. Anak, pinasaya mo ko sa sinabi mo. Well, deserve din naman po kasi na mag-ama ko na maramdaman nila yung buong ako. Hindi ko alam kung magiging madali ba sa akin ito pero gusto ko po talagang gumaling na. Wala na si Arturo. Wala na akong dapat na ikatakot pa. Kailangan kong labanan itong takot na ito. Alam ko po kasing ang laki ng epekto nito sa mag-aama ko. I'm so proud of you, Marinel. Matapang ka? Alam kong kayang-kaya mo yan. Tatawagan agad kita kapag may schedule na. Good job, anak. Napangiti ako sa kanagpasalamat at nagpaalam na rito.
Narinig ko na rin kasi ang tinig ng bunsong kapatid ni Brent na nanghihingi ng tubig sa ina. Pagkatapos ko makipag-usap, ay inilapag ko sa bedside table ang cellphone ko. Saktong napalingon ako sa pinto. Nakatayo na roon si Brent, nangingilid ang luha niya. Halatang masaya. Narinig niya ba ako habang kausap ko si Mami Sarah? Brent? Ani ko rito. Good job, baby. I'm so proud of you. Ani nito na lumapit sa akin. Saka ako kinabig at niyakap. Talaga? I'm so proud of you. Alam kong kaya mo yan. Kung gusto mong isasamahan din kita. Ani nito sa akin. Napangiti naman ako pero nakuha ko pa rin umiling. Wag muna. Pwede bang ako na lang muna? Tanong ko rito. Wari nag-iisip pa ito bago tumango. Okay, pero kung kailangan mo ko magsabi ka lang sa akin. Ani nito. Yumakap ako rito saka sumagot ng oo. Si baby? Tanong ko rito. Nasa yaya niya. Gusto mo bang puntahan? Tanong nito sa akin. Mabilis akong tumango. Tara, magkahawak kami ng kamay nang lumabas ang silid. Nagsisimula na namamanlamig ang kamay ko, ngunit mahigpit ang hawak ni Brent. Pinaparamdam nito na hindi ako mag-isa. Ang init na nagmumula sa palad nito'y nakahawak sa akin ay waring hinahaplos ang aking puso upang kumalma. Nang marating namin ang silid ng aking anak, ay agad lumabas ang dalawang yaya. Panay ang pisil ni Brent sa kamay ko. Kinakalma ako sa muling pagkabuhay ng tensyon sa puso ko. Nang lumapit kami sa crib ay gising na si baby. Automatic ang naging paghikbi ko na magtama ang tingin naming dalawa at saktong ngumiti ito. You see that? Masaya si baby Steve na narito ka. Ani ni Brent sa akin. Yumakap ako sa baywang nito tumango-tango. Magiging okay rin ako. Magiging mabuti rin akong ina. Ani ko rito. Muli po. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po.